Sa kabila nga po ng nakukuhang win streak ngayon ng Brooklyn Nets ay may isang hindi nga po kaaya-ayang balita ang bumungad sa kanilang team mula nang iulat na mawawalan sila ng isang sentro. Yan nga ang unang story na pag-uusapan natin ngayon dito sa ating bagong video na susundan ko na rin ang balitang kakatakutan nga daw po ng Golden State Warriors sa NBA at ang balitang magbabalik si Carmelo Anthony bilang All-Star. Kaya tara mga idol, simulan na natin to. Naging madali lamang nga po para sa Brooklyn Nets ang kanilang huling dalawang panalo, lalong-lalo na sa kanilang game kontra sa Detroit Pistons sa score na 117-91. Natambakan nga po nila ito ng walang kahirap-hirap kahit maaga pa ditong nawala ang kanilang superstar na si Kevin Durant na nakapagtala sa kanilang game ng 23 points. Pero bagamat man nga po paunti-unti nang gumaganda ang resulta ng kanilang mga laro ay hindi pa naman nga sila tinatantanan ng malalaking problema ngayon. Dahil ayon nga po sa inilabas na balita, mawawala pa nga daw po ng halos 10 araw ang kanilang sentro na si Nick Claxton na may iniindang karamdaman ngayon. Pero nilinaw naman nga po ng kanilang head coach na si Steve Nash na hindi rin naman nga daw po ganoon kalalang nararamdaman ang kanyang players sa diyang hindi lamang nga daw po nito kayang maglaro ngayon. Kaya wala nga daw dapat ipag-alala sa kanya ang kanilang mga fans. Bali, nag-a-average nga po si Nick Claxton ngayong season sa Brooklyn ng 6.5 points, 5.5 rebounds per game at isa rin nga po siya sa mahalagang pyesa ng kanilang prangkisa. Ngunit tatlong magkakasunod na game nga po siyang hindi nakakapaglaro at marami nga po sa mga fans ng Nets ang nakakapansin at nag-aalala sa kanilang sentro. Samantala, pumasok naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang kakatakutan ng Golden State Warriors ngayon sa NBA. Isang beses pa lang nga pong natatalo ang Golden State Warriors sa kanilang mga laban ngayong taon kahit kulang man sila ng mga manlalaro. 5 wins at 1 loss na nga po agad ang kanilang record ngayon sa tuktok ng standings ng Western Conference sa kabila ng kakulangan nila ng players. Alam naman nga po ninyo na hinihintay pa rin naman ng kanilang team ang dalawa sa pinakamahahalagang pyesa ng kanilang lineup na sina James Wiseman at Klay Thompson. Ibig sabihin nga daw po niyan mga idol, nasa 70% pa lamang nga po ang ipinapakitang lakas ngayon ng team ng Golden State Warriors. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Hindi pa nga po buo o kompleto ang puwersa ng kanilang kupunan, pero sunod-sunod na nga po ang kanilang mga panalo kontra sa malalakas na team katulad ng Lakers. Ano pa kaya kung mangyayari kapag kompleto na sila? Kaya may mga eksperto at NBA executive na nga daw po ang naniniwala na ang Golden State Warriors ang pinaka binabantayan at pinaka kinakatakutang team sa ngayon sa loob ng liga sa pagiging dark horse nila sa pagsungkit ng kampeonato. Sa panghuling story naman, sa pagkuha nga po ng Los Angeles Lakers sa kanilang pang-apat na panalo ngayong taon laban sa napakabatang team ng Houston Rockets ay nangunan naman nga po dito ang kanilang veterano na si Carmelo Anthony sa pagtatala ng 23 points sa kanyang 8 out of 14 shooting. Kaya nag-a-average na nga po ito ngayong taon ng 16.7 points per game at mas lalo pa nga daw po itong tataas at tumataas sa kanilang mga laban sa loob ng Staples Center. Marami nga rin po nakapansin na mga fans at eksperto na kapag nagtatala ng malaking punto si Carmelo Anthony ay madaling na ipapanalo ng Lakers ang kanilang mga laban. Kaya hindi na nga po natin maitatanggi pa na si Carmelo Anthony ang itinuturing nila ngayon bilang third best player ng kanilang prangkisa na siyang isa sa mga susi sa kanilang mga pagkapanalo. Kaya kahit man nga po hindi ganoon karami ang napaglalaro ang game nito ngayong season, ay naniniwala na nga po ang ating mga eksperto na deserving ni Carmelo Anthony na maging All-Star muli. Na ibabalik na rin nga po nito ang kanyang tunay na laruan at nagkakaroon na nga po siya ng napakalaking impact sa kabila ng pagiging parte lamang niya ng bench ng prangkisa ng Los Angeles Lakers. So, yun lang mga idol ang ating unang balita ngayong araw na ito dito sa aking channel once again. This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel. Bisitahin at i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan. Maraming maraming salamat mga idol.